for our devotion. Simula na ating devotion. Panginoon, salamat po muli sa linggo na to. Salamat po sa hinayaan mo kami magtipon-tipon at makita pa lamang po ang bawat isa talagang nakaka-encourage na talagang isa tong patunay, Panginoon, na ikaw ay buhay. Lord, samahan mo kami sa umaga na to hanggang sa maghapon na to. Ikaw po ang mag lead sa aming mga isip at puso upang mag-grow sa aming pananampalataya at pagkakilala sa inyo. Sa mga kasama po namin, mga kapatira namin wala pa rito, ingatan niyo po sila sa mga bumubiyahe, Panginoon, na papunta rito. Muli, sa inyo, nagpapasalamat kami at sa inyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Wait lang po. Dali lang po mga brothers. Nawala. Dali lang po. Wait lang po. Wait lang po mga brothers. Sana yun. Wala yung files ko. Wait lang po, sorry. Ba yan? Ha? Sorry, nakita ko na po. Nawala eh. Okay. Sige po. Ang title po ng devotion natin is Mature in Thinking. Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 20. Let me read it to you. Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil. But in your thinking, be mature. Itong klase ng passage na to is a kind of passage that we need to value in our walk with Christ. Dapat bigyan natin to ng pagpapahalaga. Dahil ito ay dito nakatugon or dito pumapatungkol ang ating healthy na paglago bilang isang mga Kristiyano. And kung familiar kayo sa Corinthians na sulat ni Paul, 1 Corinthians, 2 Corinthians, masasabi natin na talagang masakit ang ulo ni Paul sa mga taga-Korinto. Isa doon is yung pagiging childish ng mga taga-Korinto. And ang background ng verse na to is patungkol nga doon sa pagiging isip bata ng mga taga-Korinto, patungkol doon sa in respect doon sa spiritual gifts, especially yung tongues. Again, bilang mga bata or mga kids na nakita natin, for example na lang yung mga anak nila Brother Raymond, Brother Pichard,
mga ganitong klase ng edad, eh, prone doon sa mga ano, mahilig silang magpakita na they want attention. Gusto nilang mag-show off. Actually, hindi lang sa mga ganong edad, kahit nung mga high school pa lang, elementary, yan, mga, I think mga student, no? Still, this kind of level ng age, prone sa pag-show off kung ano ang meron sila. At sa nangyayari sa mga taga-Corinth, ito ang problema. Lahat sila gusto mag-exercise ng spiritual gifts. Yung iba, niyayabang nila na kaya nilang gawin to, meron silang ganito na gifts. Niyayabang nila na nagtatank sila. Ang mas masakla pa doon, mas niyayabang nila na mas magaling pa sila mag-tanks doon sa kapatiran nilang sa isa pang nagtatanks. No? Ang pangit tignan, no? Lahat, they want to perform. Yun ang sitwasyon ng mga taga-Corinto, kaya niremind sila ni Paul patungkol sa pagiging isip bata. Hindi nila maintindihan yung importance ng gifts para sa edification ng simbahan. Lahat gusto mag-tanks, kaya dito nagkaroon ng ano, corruption sa mga gifts dahil sa mga so nangyaring ito sa mga taga-Corinthian. Same din nowadays or sa mga pinanggalingan nating simbahan kung bakit tayo nag-reform. Diba? Pag meron kang ganitong klaseng task or sabihin natin, dati kasi experience namin may mga promotions sa church. Pag na-promote ka ng something sa ganitong task, mas ano ka, mas better ka kasi doon sa mga walang ginagawang believer or kasama mo sa simbahan. And yung iba, talagang ano, ibang level kapag na-interpret may panaginip. Ganun. And ibang level din kapag nakakapag gibberish words ka, pag encounter, ibang level din yung nagde-declare-declare sa prayer ng future ng isang tao, no, na mukha ng fortune teller. Even dun sa pinaka nasasagwaan ako kung paano namin inintindi yung discernment. Something like parang special powers ganun siya. Parang malakas ka makiramdam na ewan no? So, napaka-sagwa. And nai-imagine ko na siguro ganito yung nangyayari sa ano, sa mga taga-Corinthians. Kung bakit ganun na lamang si Paul ni-rebuke sila sa kanilang action. Na akala nila magaling sila, yung pala parang mga silang mga litong-litong mga bata. Naalala ko din yung part na ano, pag worship team ka, yeah, ibang level yan, no? Ang taas mo yan. Glory to me yan, pag ganyan, no? Grabe yung ano, grabe yung mga ganong memories, no? Nakakatawa man ngayon, pero nakakalungkot dahil hanggang ngayon may mga simbahan pa rin. Napakaraming simbahan pa rin na yun yung inuhold nila hanggang ngayon. And yun, ang goal ni Paul sa mga taga-Corinth is maunawaan ng mga to na ang ibig sabihin ng pagiging mature, merong ano, wastong pag-uunawa sa mga ganitong bagay, mga gifts. Isa pang problema ng mga taga-Corinto, since they all want to ano, perform, because of those sinasabi siguro nila gifts or talent nila talagang itong mga bagay ito is very ano attractive sa flesh. What do I mean is yung once na mali yung pagtingin natin sa spiritual gifts, nagiging man-centered yung tingin natin doon. Wala na sa edification church. So nangyayari, it attracts flesh, it attracts carnalities. Kaya lahat sila, that time, doon sa Corinto, talaga nagpapagalingan. Kaya ang nais ni Paul sa sulat na yon, mag-step up sila. Set aside nila or mag-repent sila sa kanilang mga emotions, experiences, kasama nung pride. Kasi, for sure, ang dala nun, pride Gusto mo magkaroon ng ano may pangalan ka sa loob ng simbahan, yung may pangalan. Pag sinabing Rico, ganun yun. Pag sinabing Art, gusto mo may ganun kay, no? Pero hindi, mali talaga. So, ayun, sobrang laking kabastusan sa biyaya ng Diyos na itoon ng isang napakagandang regalo ng Diyos para sa edification ng church.
na matuon yun sa pansarili ng nating mga gustuhin. No, especially mahulog ito sa pita ng laman. So, ang gusto ni Paul eh, talagang pag-isipan nilang mabuti yung halaga ng gifts na to. Kaya ganoon na lamang sila ni-rebuke ni Paul sa Corinthians. Nais ni Paul eh, mabalik yung proper understanding ng mga taga-Corinth at maalis yung pagiging isip bata nila or pag-aaktong bata sa biyaya or sa ibinigay ng Diyos. Sa kabilang banda, sa Matthew 18:3, ano doon, sinabi doon, be like children. Ito yung in-exhort ni Christ. Sabi doon, sabi ni Jesus Christ doon, we must become a little children to enter the kingdom of God. Alam ko, familiar lahat doon sa verse na yun. No? Hindi dapat ito maging kalituhan o contradict sa verse na to. Kasi yung verse natin, di ba? Brothers, do not be children in your thinking. Tapos sabi ni Christ, sabi ni Christ sa verse sa Matthew is, be like children. Parang ang gulo, no? Pero hindi, hindi po yun isang kaguluhan. Wait lang. Sabi ni Christ, become as little children to be to enter the kingdom of God. So hindi to contradiction sa sinabi ni Christ. At napakalinaw nito na mapatungkol ito sa pagsandal natin sa Diyos. Hindi childish in every sense or in, sa lahat ng bagay childish, hindi ganun. It means yung part na sinabi ni Christ na yun is mapatungkol yun sa relationship natin kay God as our Father, na sa Kanya tayo dumedepende sa lahat ng bagay, na parang gaya ng mga batang nakikita natin. For example na lang, sila Samsam, sila Jello, these kids are very dependent sa kanilang parents kung ano yung gagawin nila, ano yung bawal. Dapat maging ganun din tayo bilang mga anak ng Diyos na nakadepende lamang sa ating Panginoon. And indeed, Paul commends childlikeness. Diba? Kinomend niya yung pagiging child or yung childlikeness. Anong sinabi niya? Be infants in evil. Ipinanganak yung mga bata, yung mga babies bilang unskilled. Wala silang skill. Diba? Kailangan silang turuan ng kanilang mga parents, kailangan silang turuan ng kanilang mga guidance. Kailangan nila ng guidance. Pero, hindi ibig sabihin nun na yung mga bata, hindi nagkakasala. Pero itong mga bata na to, they are unable to do many of the sins associated sa adulthood. Okay? And we, as believers, we must intimate yung ganong klaseng act ng mga bata. So, in our thoughts, we must grow up. The application ng salita ng Diyos sa buhay natin, ito ang ibig sabihin ng mature in our, ng pagiging mature, no? Mature, be mature in our thoughts. Sa pag-intindi ng salita ng Diyos, sa ating pag-aaral, sa ating pagkaintindi, sa ating pag-share salita ng Diyos, doon dapat tayo nag-grow in our maturity. Kung paano natin tinitignan yung buhay natin, yung latag ng buhay natin, base sa scripture, base sa principle ng salita ng Diyos, doon tayo dapat nagmamature. So ano dapat nating baunin sa umaga na to sa ating devotion? Mga kapatid, we must as an adult and mature sa ating pananampalataya. Hindi ito isang alam niyo na parang naglalaro lang tayo. Hindi tayo nandito para ipakita kung sino mas better sa atin. Meron akong ganitong bagay, mas ahead ako kay brother ganito. Kaya kong gawin 'to si ganitong brother or sister, hindi. Mas okay ako dito, mas cool ako tignan. Hindi po ganun, no? This is a reminder for ourselves, no, para i-check kung nag-a-act ba tayo properly as a Christian or bilang mga anak ng Diyos. Hindi dysfunctional or kalat-kalat na parang isip bata. Okay. Malino naman sa atin kung paano natin dinifference, no, kung saan tayo kailangan maging bata, kung saan tayo dapat hindi isip bata. Okay? And again, our maturity, it is not a tag or
parang paano ba? Hindi siya parang tag na kailangan mong iyabang. It is understanding kasi ng responsibility natin and caring the gospel. Responsibility bilang isang Kristiyano sa isang simbahan and sa pag-take care ng gospel. Kaya mga kapatid, maging maingat tayo. We must be mature in our growth, in our thinking as a Christian, and we must be unskilled pagdating sa mga evil things, pagdating sa mga flesh at pita ng laban. Sige po, doon po ako nag-end tayo po ay manalang. Panginoon, salamat po muli sa inyong napakagandang salita. Patuloy kaming nire-remind sa aming lakad Kristiyano. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa mga time na kami ay umaaktong parang bata sa hindi naman dapat. At patawarin niyo kami, Panginoon, at kami po ay nagkukulang sa pag-iintindi ng inyong salita, sa pag-a-apply ng inyong salita. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakamali, pagmaling intindi, at pag-uuna ng aming sarili kaysa sa aming kapatid sa inyong salita. Patuloy niyo po kaming turuan na magkaroon ng pusong handang magmahal ng aming kapwa ng higit sa aming sarili. Kami po ay patuloy niyong samahan sa aming paglago. Kayo po ang mag-lead sa amin into maturity. At para kami po ay magamit ng tama sa aming simbahan. Muli, sa inyo po ang papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.